Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi... Nahuli ko siya. Sinusulat niya sa notebook yung pangalan mo. Maligayang pagbabalik muli dito sa aking munting channel. At narito na nga ang ating pagkaabangan sa episode sa Abot Kamay na Pangarap. Talaga namang nagkukwento ulit itong ang si Aning Susan sa kanyang nakita dito naman kay Dr. Tanyag. At huling-huling nga daw ito na sinusulat ang pangalan ni Lynette dito naman ni Dr. Tanyag sa kanyang notebook. At agad ngang ikinukwento dito ni Aling Susan kay Lynette at tinatawag nga niya ito at tila nga ay kinikilig itong si Lynette habang kinukwento nga ito ni Aling Susan at malakas nga ang kutob ni Susan na mahal nga daw ito ni Dr. Tanyag. At hindi naman kumbinsido itong ang si Aling Susan dito naman kay Michael dahil sa palagay niya napakitang tao lamang ang ipinapakita ni Michael dito nga sa mag-ina na si Annalyn at dito naman kay Lynette. Baka matulad na daw ito sa kanya noon sa dati niyang asawa na sa unang-una ay kabaitan lamang ipinapakita at sa huli ay dito na lolabas ang tunay na ugali. At dito naman, sinabi ni Lynette kay Aling Susan na hinding-hindi nga daw yun mangyari dahil itong si Michael ang tumatayo na nga bilang ama dito kay Annalyn noon. Kaya naman ay malakas din ang kutob ni Lynette na baka magkasundo naman sila ni Michael kapag bibigyan niya nga ito ng pagkakataon na ligawan nga siya. Subalit ay alam naman natin ang laman nga ng puso dito ni Lynette ay walang iba itong si Mr. Chirito o mas kilalang Dr. Tanyag. Kaya gagawin nga lahat ni Dr. Tanyag na suyuin nga itong si Lynette upang mapapayag na rin niya ito sa gusto niya mangyari na sabihin dito kay Annalyn Santos ang tunay na pagkataon nito kung ano nga ba siya sa buhay ni Annalyn. Kaya naman, yan ang ating pakatutukan kung kailan nga ba masasabi dito ni Dr. Tanyag kay Annalyn na siya nga ang ama dahil nakita naman natin sa highlights na magkayakapan na nga itong dalawang mag-ama na si Annalyn at Dr. Tanyag. Samantala, napasugod naman sa wala sa oras itong si Moira dito naman sa epic. At nagkataon din na nakita nga ni Moira at naabutan itong si Annalyn na kinukumpronta itong anak ni Moira na si Zoe sa mga sinasabi nga dito kay Grace na huwag nga daw gagawa-gawa ng kwento na wala namang katotohanan. At talaga namang mas pabida-bida nga itong si Zoe dahil inggit nga ito kay Dr. Santos dahil genius nga daw ito, subalit ay heartless nga daw dahil mas gusto nga ni Annalyn na siya nga magtanggal daw dito sa life support ni Mang Harold. Yan naman ang chismis na ibinabalita ni Zoe dito naman kay Dr. Antonio Luke at tila hindi naman naniniwala itong si Dr. Antonio. At lalo pa at kinausap nga itong si Annalyn dito naman ni Faith kung saan ay ate nga ito ni Grace. At hindi nga magkasulo itong dalawang magkapatid sa gustong mangyari ni Faith na tanggalin nga ni Annalyn ang life support na nakasuporta nga dito sa kanilang ama dahil bawal nga daw yun sa ospital at talagang mapapahamak itong si Annalyn kapag susundin niya itong gusto ni Faith. Kaya yan po ang ating pakaabangan, ang panunuyo nga dito ni Dr. Tanyag dito naman kay Lynette upang magiging magkaisa na ang pamilya ni Annalyn. Yan na po at marami.